Etong mga nakaraang linggo, sari-saring balita ang siyempre naka-stress. Dumaan yung mga balitang nagkasagupaan yung mga pulis at pideya, may mga nawawalang mga tao. O sige, isama na rin natin yung mga celebrity couples na nagkaroon ng closure at yung iba naman ay nag-announce ng kanilang mga bagong relationship status parang roller coaster. At kitang-kita naman ang reaction ng mga tao pagdating sa mga balitang ganito. And most common na nakikita ko ay ang pagiging broken-hearted ng mga tao. Pero aware ba kayo na meron tinatawag na broken heart syndrome? Hi, ako po si Dr. Dex. Isa po akong lifestyle medicine specialist dito sa Pilipinas. I also happen to be a registered nutritionist dietitian. I am your real nutrition doctor. So dito sa channel na to, I give information on nutrition and medicine. So if you're interested, hit that subscribe button and the notification bell para updated ka parate. Welcome to Real Nutrition Doctor. So yun na nga, ayun, konting chismis muna tayo. Marami akong nakitang mga reaction videos sa YouTube sa music video ng Paubaya ni Moira. At hindi ko alam pero more often than not, mga naiiyak o medyo broken hearted daw sila sa music video na ito. And scientifically speaking, meron talaga tinatawag na broken heart syndrome. And to put it more scientifically, medyo nagiging weak ang tinatawag na left ventricle ng puso. So ano yun? Okay, konting anatomy. Gamit tayo ng whiteboard. Ayan. Pwede nating hatiin yung ating puso sa apat na chambers. Meron tayong tinatawag na right atrium, right ventricle, left atrium, and left ventricle. Pwede nating i-trace yung daloy ng puso mula dito sa right atrium na tumatanggap ng dugo mula sa superior vena cava at sa inferior vena cava. Huwag yun naiintindihan yun. Basta sa kanya tayo magbubula. Mula sa right atrium, ipapasa niyo yung dugo sa kay right ventricle. Pupunta yung dugo sa ating lungs para makaragahan ng oxygen yung mga dugo na yun. Mula sa ating lungs naman, pupunta yung dugo sa ating left atrium at ipapasa naman yung dugo papunta sa left ventricle. Mula naman sa ating left ventricle ay ipapump yung dugo papunta sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. Kaya naman ang left ventricle ay tinatawag din natin ng main pumping chamber ng ating puso. At itong left ventricle ang sinasabi na nagiging weak sa tinatawag na broken heart syndrome. At ang broken heart syndrome ay usually nag-uugat sa mga kadahilan ng tulad ng severe emotional stress o physical stress katulad ng biglaang pagkakasakit, pagkakamatay ng loved one, serious accidents, disasters. At sige, pwede na rin natin isama dito ang labis na stress na dulot ng heartbreak. Ang mismong dahilan ng kondisyon na to, hanggang ngayon, hindi pa rin matukoy. Pero ayon sa mga sinasabi ng mga experts, ito ay dahil sa sobrang surge ng stress hormones na maaaring magdulot ng pagbabago sa muscle cells ng ating mga puso na maaaring maging dahilan ng hindi epektibong pagpapump ng ating left ventricle. Bukod din naman sa mga nabanggit kanina, mayroon ding ibang mga stressors na associated sa broken heart syndrome katulad ng severe pain, domestic violence, financial loss, even public speaking or surprise party, at yun na nga ang sinasabi na unexpected loss of a loved one. Lahat ng mga stressors na nabanggit maaaring magdulot ng signs and symptoms na maaaring kamukha ng sa totoong atake sa puso. Maaaring magkaroon ng paninikip ng dibdib na parang may nakadagan, pagkahirap sa paghinga, irregular na pagtibok ng puso, pagkawala ng malay, pwede rin magkaroon ng changes sa ECG at pagtaas ng cardiac markers, kaya nga po pwede itong mapagkamalan na atake sa puso. Ang pagkakaiba nila dito sa broken heart syndrome, nakikita sa angiogram na walang pagbabaras ng ugat sa puso. Sa 2D echo naman, nakikita na abnormal ang movement ng left ventricle at nakikita rin na nagkakaroon ng paglobo sa area pa rin ng left ventricle. Kaya ito ay tinatawag din sa isa pa nitong pangalan na Takotsubo cardiomyopathy. Ito ay dahil sa pagkakaroon ng pagbaloon ng apex o sa area ng left ventricle ng puso ng mga taong mayroong ganitong klase ng kondisyon. Mayahalin tulad kasi ito sa banga ng mga Japanese na ang tawag ay Takotsubo. Anyway, bukod sa mga nabanggit, maaari ding maging dahilan ng pagkakaroon ng broken heart syndrome ay ang paggamit ng mga pinagbabaw na gamot katulad ng cocaine and even opioid withdrawal. Gayun din nakita sa mga pag-aaral na mas naaapektuhan ng ganitong klase ng kondisyon ang mga kababaihan more than sa mga lalaki na maaaring dahil sa pagbaba ng estrogen sa mga kababaihan
iyan habang sila ay tumatanda. So yun, alam na natin kung paano ito nangyayari, alam na rin natin ang mga symptoms, ngayon naman ano ang dapat natin gawin. Pero bago yan, medyo masakit na yung lalamunan ko. At kailangan ko rin magbayad ng bills, so let's give way to one of our sponsors today. This video is being brought to you by Trilodent Gold Mouthwash. Ipinadala sa akin itong Trilodent para masubukan din. Marami itong herbal ingredients katulad ng propolis extract na maaaring makatulong laban sa tooth decay, gums, and mouth infection. It also includes red ginseng na maaaring din naman makatulong sa wound healing at pagbabawas din ng infection. Mulberry root extract na maaaring makatulong sa pag-lighten ng teeth. Allantoin to promote healthy gums. Licorice to help lighten the teeth, improve your sensitivity or pangingilo. Peony extract to reduce gum and oral disease. And sophorowa extract to give you that calming effect. So for me, as personal experience, when you use it, you will initially experience a herbally taste because of the herbs na nakapalugga dito. And then it will give you a refreshing and clean feeling afterwards. Sa paggamit ko dito, parang nakatulong siya sa pag-resolve ng mga singaw at nakatulong din sa pag-iwas sa mga coffee and tea stains dahil nga mahilig ako sa kape at sa tsaa. So if you want, you can try it at ililink ko sa description box kung paano. Now back to the video. Welcome back at balik tayo sa Takot Subo Cardiomyopathy. Ano nga ba ginagawa sa mga kasong katulad nito? Usually, ina-admit yung mga pasyente for around 3 to 7 days at nakare-recover sila completely within 1 to 3 months. Sa mga panahon ganito, kinakailangan iwasan ang anxiety. Kinakailangan iwasan din ang mga stressors na maaari magdulot ulit ng surge in stress hormones dahil kung hindi ito maagapan, maaari ito magdulot ng mga komplikasyon na hindi natin gusto. Katulad ng heart failure, severe arrhythmias, blood clots, problema sa mga valves ng puso, and even cardiogenic shock na isang life-threatening condition. Sa mga ganitong kaso, kinakailangan din ng close follow-up sa inyong mga cardiologists. Gayun din, mas mainam kung ang pasyente mismo ay magiging active sa pag-aalaga sa kanyang sarili. Kinakailangan na iwasan ng mga tinatawag na pro-inflammatory foods katulad ng mga processed foods, processed red meats, mga dry methods of cooking katulad ng pagpiprito, at masyado maaalat na pagkain. Kung mayroong hypertension, mainam na sundin ang tinatawag na DASH o dietary approaches to stop hypertension na nakafocus sa mas maraming gulay, prutas, whole grains, nuts and seeds, and other low-fat protein katulad ng isda. Ang mga ito ay matataas sa fiber na napatunayan na maaaring makatulong sa pagpapababa ng hypertension by around 11 points at maaari ding mag-reduce ng risk of heart attack and stroke. Mas mainam din na tubig na lamang po muna ang inumin at umiwas sa mga dikulay na carbonated beverages at mga juice. Mag-ehersisyo hanggang sa kaya lamang at hanggang sa ipagpapayo ng inyong cardiologists. Matulog ng around 6 to 8 hours dahil tuwing tayo ay natutulog, nagkakaroon po tayo ng pagre-repair ng ating katawan. At higit sa lahat, umiwas sa stress. Dahil ang surge ng stress hormones dulot sa mga stress ay isa sa mga tinuturong dahilan ng pagkakaroon ng broken heart syndrome, mas mainam na labanan ito sa pamamaraang tama. Maaari ding magsagawa ng mga tinatawag na mindfulness-based exercises o di kaya naman ay mag-meditate araw-araw para mas maging aware sa kapaligiran at sa ating pansariling mga katawan. Gayun din, mas mainam na isaayos ang ating mga relationships and connections sa ating mga kapwa dahil makatutulong ito sa pagbabawas ng ating mga stress. O ito, tandaan nyo. Do not be an island because no man is an island. And also remember that an idle mind is the devil's playground. At tayo mga tao, we're all social creatures. So go ahead and socialize. Pero habang hindi pa po vaccinated ang lahat, please do social distancing. At sana ay mayroon kayo natutunan sa video natin for today. Kung mayroon man, please click the like button at i-share na ito sa inyong mga kaibigan. At kung hindi mo pa nagagawa, please click the subscribe button and the notification bell para updated ka parate. Muli po ako po si Dr. Dex. I'm your real nutrition doctor. I'll see you in optimal health.